The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. There was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem at the sheep gate a pool called in Hebrew Bethesda, with five porticos. In these lay a large number of ill, blind, lame, and crippled. One man was there who had been ill for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had been ill for a long time, he said to him, "Do you want to be well?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. While I am on my way, someone else gets down there before me." Jesus said to him, "Rise, take up your mat and walk." Immediately the man became well, took up his mat and walked. Now that day was a Sabbath. So the Jews said to the man who was cured, "It is the Sabbath, and it is not lawful for you to carry your mat." He answered them, "The man who made me well told me, 'Take up your mat and walk.'" They asked him, "Who is the man who told you, 'Take it up and walk?'" The man who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away, since there was a crowd there. After this, Jesus found him in the temple area and said to him, "Look, you are well. Do not sin anymore, so that nothing worse may happen to you." The man went and told the Jews that Jesus was the one who had made him well. Therefore, the Jews began to persecute Jesus because he did this on a Sabbath. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, brothers and sisters. Good morning. Pakibati din ng good morning ang ating mga katabi. It's a happy day, a beautiful day. And also to our online parishioners, good morning to all of you. I said it is a happy day, particularly for this paralytic, for this crippled guy in the gospel today. 38 long years, 38 taon na siya'y baldado, di makalakad, at naghihintay ng araw na siya'y maihulog o maihugos doon sa pool o Bethesda, but no one does that for him, so he has to resign himself to the fact that he would be sick for the rest of his life. So Jesus was asking him, "Do you want to be well? Gusto mo bang gumaling?" Kasi siguro nakita niya sa mukha ng taong ito yung wala na siyang gana at gusto pang gumaling, kasi napaka-imposible namang mangyari na uunahan siya lagi ng iba kung halimbawang dumadalaw ang anghel para galawin ng tubig. So he just resigned himself to the truth or the situation that is there for the long haul. 38 long years. At yun po ang pagnilayan natin sa umagang ito. We are on word number 28. Napakabilis ng araw. At ang ating paglalakbay sa 40 araw ng Kwaresma ay malapit ng magtapos. Pero here and there, we find some milestones or we discover some pit stops for Jesus na in His journey to Jerusalem, and as the persecution against Him rises and intensifies, we also find here and there some experiences of people of healing. Nung linggo, yung pinagaling ay ang isang bulag. Ngayon naman ay isang paralitiko, hindi makalakad.
So word number 28, we reflect on the word mat. Ang banig ng may sakit. Sabi ng Panginoon sa kanya, rise, take up your mat and walk. Tumayo ka, kunin mo banig mo, lumakad ka. Ba't kaya? Ba't kailangan padalhin ang banig? Banig nga ng karamdaman yun eh. Dapat nga tinapon niya na agad yun. O dapat iniwanan na lang niya. Bakit sa utos ni Jesus sa kanya, tumayo ka, kunin mo ang banig mo, rise and take up your mat. Pinagninilayan ko po ito, actually, hindi lang ho ngayon, kung hindi for the longest time that I've been encountering this John chapter 5, the healing of the crippled man. Ba't kaya pinakuha ni Jesus sa kanya yung kanyang banig? Try to visualize it. 38 taon yung mama doon sa kanyang banig. Siguro gutay-gutay na yung banig. O kung napapalitan man yan once in a while. So lumang-luma na yung banig. Gutay-gutay na. Siguro maduming madumi na. Kasi for one reason or another, talagang madumi yun. Diba? Puro alikabok na yun. Siguro inaamag na yun. Now try to visualize the mat. Yung banig. Anong klase ng banig to? Hindi naman siguro ito yung buri ng natin dito locally. Siguro ito yung, you know, it's wool or siguro it's a poor man's mat. At puro alikabok na ito, panigurado. Puro dumi. Pero pinakuha pa rin ni Jesus sa kanya. Have you ever wondered why? Meron ako naisip na pagnilayan na tatlo kung bakit pinadala ni Jesus yung banig sa kanya. Una, kasi si Jesus, you know, claygo. Uy, claygo tayo. aalis ka na rin lang dyan sa pwesto mo. Linisin mo yung pwesto mo. Dumi-dumi na dyan eh. So, Jesus also was trying to be practical about it. You are leaving some space, so clear your space. Bago ka malis dyan, linisin mo yung lugar mo. That's the first meaning of taking up the mat. Give space for others. And before you do, clean it up. Yan. Yan ang laging sinasabi ng mga magulang natin sa atin, di ba? Clay go. Kapag kabinuksan mo, o pagka sinwitch on mo, switch off mo. Kapag kabinuksan mo yung gripo, isara mo. Clay go. Pag kumain ka sa restaurant, yan. Bago ka umalis, linisin mo muna. Tayo mga Pilipino, hindi naging ugali natin mga Pilipino, yung bago ka umalis, linisin mo muna yung pinanggalingan mo. Mahilig tayo sa ganon, sa basura. At wala din tayong pakundangan sa susunod sa atin. Siguro sinasabi ng Panginoon, kaya mo dapat kunin yung banig mo na napakarumi. Kasi kawawa naman yung papalit sa iyo sa pwesto mo dyan. Aalis ka na dyan eh. Yeah, very practical din si Jesus, no? At siguro magandang mensahe sa atin yon. Clean up your mess before you leave. Fix your bed before you get up. No? Bago ka umalis ng bahay o pakatapos sigurong kumain, siguraduhin na maayos. Hindi yung para tayong senyorito, senyorita. Parang lagi tayong may kasambahay na maglilinis after us. Yan. So, practical. Siguro yun ang mababaw na dahilan kung bakit kailangan dalhin ng mama yung kanyang banig para yung space na aalisan niya ay maayos at malinis. Second reason, pangalawang dahilan ay para yung banig mo, ebidensya mo yan. Remember, in the healing of the blind man, hinanapan siya ng ebidensya eh. Ikaw ba talaga yung pinagaling? Tinawag pa yung mga magulang, di ba? Ito ba talaga yung anak na pinagaling? Ayan. So, ang sinasabi ni Jesus sa mamang ito, dalhin mo yung banig mo. Kasi, ebidensya mo yan. Pag nagtatanong sila, ikaw ba talaga yung... Ayan. Para may papakita ka, ako po yun, ito po yun. Parang yan yung iyong identification card na napagaling ako. Ito yung pruweba. Ayan. So, yun yung pangalawang dahilan kung bakit kailangan dalhin yung banig. Para may pakita na pinagaling ako. Ito yung pruweba, itong ebidensya. Dati hindi ako makalakad. Ngayon, nakakalakad na ako.
Salamat dun sa mama. Di ko kilala, pero pinagaling niya ako. Tingin ko itong dalawang ito, hindi naman talaga yun ang dahilan. Inisip ko lang yun. Ang pangatlong dahilan, palagay ko, ito yung talagang dahilan bakit pinakuha ni Jesus yung banig sa kaniya. Dalhin mo ang iyong banig, take up your mat. Because yes, you are well today, you have been made well. And yes, there is a new life waiting for you. But never forget what you were before. Hindi mo kailangang kalimutan kung saan ka galing at kung anong pinagdaanan mo. Maraming beses sa buhay ng tao, we would like to forget a phase, a moment, a season, a chapter in our life, and we say, I don't want to remember that. Ayokong maalala na nagkasakit ako. Ayokong maalala na naghirap kami. Ayokong maalala na madumi, magulo ang buhay ko noon. I'd like to just forget all about it. Pago na yung buhay ko ngayon eh. Ayoko na noon. Tama naman din yun. There is always the need to rise up, to move forward, and yes, to let go of the past. And I've been telling you about it. Let go of the past. And it's true. Pero, when we let go of the past, it doesn't mean that you forget it just because you don't like it. May mga aspeto ng buhay natin sa mahabang panahon na gusto na nating kalimutan, pero it's part of you. Siguro ang sabi ng Panginoon, huwag mong kalimutan itong banig na ito. Kasi dito ka nagdusa. At ayaw kong, hindi ko sinasabi na parati kang magdusa o parati kang may sakit. Hindi. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong kalimutan na yung panahon na ikaw ay naghihirap. Kasi para maramdaman mo din, pag nakakita ka ng mga hindi makalakad, pag nakakita ka ng mga kapwa mong naghihirap din, maalala mong ikaw din yon. At one time in your life, at one point in your journey, you were that person. And you develop empathy and compassion for them. You remember who you are, you remember who you were and where you came from, and it makes you more compassionate. You don't forget the lessons of your past. You don't forget what you went through in the past. Yun ang gustong ipakita ni Jesus sa taong ito. Na dati hindi ka makalakad, ngayon hindi, nakakalakad ka na. Pero huwag mong kalimutan, may mga taong kagaya mo noon. And of course, the Lord tells us, integrate the past in your journey. You don't have to forget or drop it altogether. Integrate that. No matter how traumatic it is, you don't have to erase it from your memory. Try to find a way to integrate. Isama mo sa paglalakbay mo yung mga aral na natutunan mo sa paghihintay ng matagal ng katuparan ng pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Don't forget your past. Use that past so that you have learnings today that you can share with others. Minsan po, just to end, may nag-anyaya sa akin para mag-bless ng kanilang bahay. Napakalaking bahay. Massive. Daming kwarto. Ang ganda. Pero habang nagbe-bless kami ng bahay, I was going around blessing the house with the holy water. Meron pong isang corner ng house na pangit. Pangit kasi luma yung wood. Pangit kasi luma yung plywood. So yung poste, yung plywood, may natira na isang corner doon na lawanit o plywood at pillar, poste, na lumang-luma, pangit. Sabi ko sa kanya, with all due respect po, pero parang hindi yata bagay yung corner na yun sa napakagandang bahay nyo. And then they told me, Father, yun po yung lumang bahay namin na kitinatitirikan itong bagong bahay na to. Nag-decision po kaming pamilya na itira yung bahagi na yun para hindi namin makalimutan kung sino kami, saan kami galing, at para lagi kaming nakaugat sa pinagdaanan namin. Friends, the mat of the paralytic is not a symbol of shame. It is not, you know, a prison of the past. The mat of the paralytic is a lesson that he carries with him wherever he goes. Not because he is tied down to his past, but because he remembers the time he got healed
And now the new life that is given to him is the new life that is a gift to him. At tayo sa aral natin sa 28th word, take up your mat. You don't have to despise, dismiss your past, no matter how dark or traumatic it is. Integrate it, make it part of your journey. Not as a badge of honor perhaps, but make it and use it as a reason for you to be grounded, to be more compassionate, to show more empathy to others. 38 long years na naghintay yung mama, and the day came when he was healed. Sa atin po na mga naghihintay sa pangako ng Diyos, ng kagalingan, ng bagong buhay, wait, just wait. 38 taon is no small matter. But salvation came to the house of this crippled man. And we believe Jesus comes to you one day and changes all that. He comes to tell you, rise, take up your mat, and walk. Dear friends, take up your mat. Do not be afraid of touching your wounds. In the reminders of our past, we know that God loves us. You don't have to dismiss, erase your past. You just have to learn to embrace it and integrate it in our present life and discover time and again that our wounds, they are reminders to us of God's love, and He heals us every day. He tells us today, rise, take up your mat, and go walk, go home, go and walk. Never stop walking, because the Lord journeys and walks with us. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.